So, yun na po ang ating panglima na client for today. At siya ang huli. Ito, medyo madami yung buhol pero subukan ni Sir Jet na i-resolve ba? May kanin pa. Mukhang pumapak siya ng kanin. Medyo yung ngipin niya. Ano na, no? Ganda na to. So dahil sa kanyang mga balahibo na medyo buhol-buhol, so niligoan muna na yan ni Sir Chet para madali siyang mag-pet o marito. So maligo ka muna. Shampoo, shampoo. Pagkatapos mag-shower, kailangan pigain ang kanyang mga balahibo. At nakita niyo, nginig na nginig pa siya. Talagang diferensya niya pagka after nung naligo, medyo umayos at gumanda yung buhok niya. Siyempre tinatanggal sa jet yung kanyang mga buhol-buhol at sobrang daming buhol niya, no? So dahil pag medyo nasaktan talaga sila, medyo nanuno ka ng konti, okay? So expect na din yan, so ingat din, yan ang kailangan kaysa makakagat, no? Ayan, no? Ang buhol niya sa paa. Hindi na nakakagat. Nahirapang kagatin ng razor kasi so yun, pag may part mo gano'n, nasasaktan siya. Pero
Sobrang daliri. Meron siyang sobrang daliri dun sa lower part. Ang parehas o yun siya? Parehas. So normally kasi apat yung daliri nila sa paa. Sa likod. Sa harap kasi 5. So minsan may mga aso na... Pero sabi ng mga tanda, Venus. Ikotel. May kontel. So, pwede, Buenos daw yung mga may kontel. So, shoutout sa lahat na may kontel dyan. Baka niyo, hindi ko tayo kasi ipaka-manipis. Kasi, ito yung part ng may bowl o okay, yung dami. Original. So, makikita nyo guys yung pagkakaiba ko na yun. Yan. So, makikita mo yung pagkakaiba nila. So, ito yung bagong kupet at ito yung may mga bowl. Kaya natin binawasan ng ganito para matanggal yung mga bowl. Okay. So, nakita mo yung itsura niya. Wala talagang option kundi nipisan ang ganyan. So, yun talagang... kung hindi, suggest ng groomer, balik na lang sa amo. Kung ayaw pumayag ng mga owner na bawasan ng ganang kanito. Kasi talagang, ano na din, nasa kapabayaan na din nila yan. Kasi hindi dapat nila inahayaan na magbuhol-buhol ng ganyan yung kanilang ano. Kasi may mga may tendency kasi na, na nababanat yung mga balat. So, nagkakaroon sila ng sugat at allergy ng cause ng sobrang buhol o hindi pag proper shower at saka brush, cotton brush. So sa mga may alaga diyan, na shih tzu man yan o ano, basta yung kanilang mga balihibo, so ang proper na brush na required ng mga groomer is everyday. Everyday brush or once a week. At least once a week, so para hindi mangyari. I recommend ko sa inyo like this. Ayun. So ito yung kanyang brush. Ayun. Anong tawag dito? Slicker brush. Slicker brush. So, hindi siya gano'ng matigas, malambot. Okay. So, para hindi masaktan niya. Oo nga. So, hindi siya masyadong ano. Para hindi masaktan ng mga alaga. Kasi may pwedeng pag ano yan, matigas masyado. Dalawang klase kasi ito. Meron pa dito yung matigas. Ito yung isang klase. Yan. So, wala na yung ano yung mga ano niya. Medyo matigas yung bakal niya. Oo nga, matigas na. Ito malambot niya. Malambot niya siya. Anong tawag dyan? Slicker brush. Yan. So ito yung nga pala yung mga gamit niya. So ito yung ginagamit niya sa pang brush bukod dun sa razor ni Sir Jeff. Tapos ang gamit niya pagka gunting, okay, syempre yung kailangan ng regular. Not, hindi siya regular, tapos nasa may gunting ko pa na. So meron siya dito na, ito yung, anong tawag sa gunting na ito? Curb scissor. Yan, curb scissor. So mapapansin niyo medyo curb siya. So, ayan. So, para dyan sa mga curve. Alam nga, curve na dito. Wala ka nung isang gunting. Kasi meron pa isang gunting na yung mga straight, yung regular na panggupit ng buhok. At, syempre, trimmer. So, ito yung trimmer na scissor. So, mapapansin nyo. So, yung ngipin niya, medyo yun, hiwaywalay para hindi siya makagat ng buhok. Alright, ito yung isa. Ito, ito yung isang regular na scissor na panggupit ng buhok talaga. Yan, meron siya. So, tatlong gunting ang meron siya dito. Pumapang-apat na rin itong para sa nail. Yan, para sa mga maliliit na breed na aso. At syempre, anong tawag sa tukloy nito? Hair doctor ba? Straight comb. Straight comb. So, ang tawag natin dito, di ba, hair doctor. Pero
ito ang suggest para sa kanilang mga buhok at para makatulong din pagtanggal sa mga buhol. So ito yung regular niyang ginagamit. Okay, yung suggest. At mayroon iba't ibang klaseng dala. So ng razor. Okay, so sa razor, meron ditong size, anong tawag dito? 10, size 10 ba o? Size 10. So yung gamit na dito is 4F. Ayan, 4F na gamit. Ito ba? Ayan yung 4F. Basta, tingnan mo na lang. 4F, tapos ito yung 10. And then, meron dito na maraming klase, may ibang klase na. So, meron dito na iba-ibang klase ito. So, ito naman. Iba-ibang size na siya, no? So, ito ba yung yellow dapat? So, ayan. So, una, green. Anong size? Green pala. Ang una, sumunod dito sa mga nandito is 1.6 mm. So ito yung pula, diba? So depende na lang sa inyo kung gaano kahaba yung gusto at gusto ng kliyente. Ayan. Tapos ito yung sunod na siya, blue. Ito 13 mm. Hindi ko alam kung nakikita nyo, pero nadoduling ako. Sumunod yung pinapit na ni Sir Jet, yung dilaw. And then, ito na, so green. Tapos ito yung pinakamahaba, pinakamakapal, diba? So, 50 mm. Ano ko ito? So, yun, 50 yung pinakamahaba, diba? So, nakita yung potensya. So, yan eh, pagka ang kailangan is hindi masyadong malipit sa ginagamit na yan. Ginamit niya sa ulo. So, ito yung regular na ginagamit niya sa ulo para hindi siya masyadong marupit. Yung curve. Saan nga na eh? Ayan yung curve. Pang curve. Ay, trimmer pala. Trimmer ang gamit niya dito. Para sa mga bangs, okay, sa mga gustong magpa-bangs dyan, pwede rin kayo kay Sir Jet. Pwede kayo magpalagay ng bangs. Ayan. Okay, so medyo nagulat lang siya, pero hindi naman tinamaan yan. Pagka tinamaan niya, may dugo na yan. Nagulat lang siya, pero kailangan din kasi linisin yung part ng mata kasi para hindi mag-ano yung paningin niya. Mukha na siyang aso. So natapos niya na yung buong katawan at saka yung mga legs. So ngayon nakapokus na si Sir Jet sa ulo, sa mukha, sorry. So yan, inaanin niya yung part ng pit niya kasi may gumakapal doon. And then bibilugin na niya ulit. So lagyan niya ng lupet. Ayan. So ang tawag sa style ng lupet na yan is dog style haircut. Ayan, so dog style haircut. Ayan. So dahil si Sir Jet, bukod sa 5 years na dito nagugupit, ay nagugupit din pala siya sa Pilipinas. At wow! Yun din talaga yung pinagkakitaan niya sa Pilipinas. So, so talagang masasabi mo na veteranong-veteran na itong sa ating kasamang groomer na ito, si Sir Jet. Baliwala na sa kanya yung mga ganyan-ganyang tupes. Ano? Oh my God! Wow! So sa Pilipinas is kada isang aso, ang singil niya is 500. So everyday is minsan 5 aso ang kanya kinagupitan. So nagkakanda rin, kaya lang siyempre hindi naman everyday may nagpapagupit ng aso. So siguro yun ay parang once in a while din. At saka regular din naman sila. After 3 months mahaba na siya, may magpapagupit na naman. So ganun din yung dito. So kung itong ating breed na aso na ito, ginupitan natin, after 3 months, magpapagupit ulit yung
Hindi yung kliyente, yung aso. So, kukontakin tayo ng kliyente and then para i-gubitan yung kanilang alaga kasi mahaba na yung kuko at saka yung buho. Okay, so ayan siya, ang kanyang gupit. Wow! Haircut. Ito yung anik dyan, haircut. So sa mga may alagang shih tzu, kung mapapansin nyo. Pagka, ano? Pagsusuklay. Pagsusuklay niya, hawakan nyo ito maigi sa pinakamunan. At dandaan nyo lang yun. Yan, so ganun pala dapat, danda. Pagpigilin nyo rito kasi minsan dumudugo yan dito sa pinakadulo. Okay. Pagka binigla mo. Binigla ang hatak. So ingat po tayo sa part ng tenga. Ganun. Yan, hawakan nyo. Para pamigil, tama? Pababa. Pababa. Pababa, okay. So ganun po pala ang proper na pag-supply sa tenga. Pero sa katawan ganun din, ano? Kailangan hawakan mo yung buhok para hindi sila masaktan, syempre. Pero sa tenga, yan ang mas ingatan kasi dumudugo talaga. Parang nahihiwa siya ganun o nabibiyak. Parang nahihila yung balat niya. Nahihila yung balat. So yun pala siya. Okay. So yan. Nakita niya parang siyang nakaipit na ng buhok. So mukha na siyang aso. So konting ano lang. Konting retouch-retouch na lang. Itong kagandang side naman ng sasuklayan ni Sir Jet. Yan. Medyo buhol-buhol. Nakita niyo. Pero hindi niya guys. Again, hindi niya tutusukin yan. Iniiwa lang niya yung mga part na merong makakapal na part. And then doon maghiwalay na siya tapos sasuklayan niya na. So ganun pala. So, ingat din kayo pag ano sa mga bata na nanonood diyan, huwag niyong gayahin kasi baka matusok yung tenga. Hindi na pala balhibo yung hinihiwa niyo, tenga na pala yung hinihiwa niyo. So iiwan na lang natin sa mga eksperto, no? Huwag po natin basta-basta gayahin. Pag hindi natin kaya, huwag na lang gawin. Okay? Ayan. So syempre again, kung paano hawakan, hawakan sa balbas. Kung walang balbas, hawakan sa baba. So yan, binibilog na yung charges. Tapos pantayin niya na yung gubit. Check nyo mabuti kasi baka mamaya tenga na yung gugupitin nyo na ulit ah. Maya-maya pagkagupit nyo ganun, dugo na yung kasunod. Yan. Oh, diba? So, parang siya nakatipit, diba? May natrapasapan ng mata. So, konting linis na and then tapos na siya. At yun. Tapos na tayo for today. Wala. Wow! At ang pinakahuli sa lahat, syempre, hindi, ano, hindi papahuli at hindi pwedeng wala. Ang part ng buntot. Okay, so, syempre may buhol pa rin yan. Pagkatapos nyan, yun, papantayin lang ni Sir Jet and then tapos na. At, yun. Tapos, papakita na natin kay ano sa amo niya si Madam. At, wow. Antayin natin kung ano magiging resulta. Kung magiging masaya ba siya at sa sobrang saya niya eh magbigay kaya siya ng tip kay Sergeant o paano. Tama mo. Sabi dito, normally syempre thank you, di ba? Pero syempre ito pa ano, konting ayuda. Ayuda naman diyan, Madam, di ba? Pero hindi naman namin masyadong ini-expect kasi syempre mahirap na, pero baka lang naman, di ba? Ready na uling magpadumi at magpahaba ng buhok. Again, huwag kakalimutan guys, subscribe nyo si Sir Jet. Ano, ayan, iyan ang ulit sa kanya. So, tapos yan ang pang-finish product nyo, diba? Mukha na siyang aso. Palakpakan mo dyan mga kapatid. Parang pilya, diba? Parang pilya. Parang pilya. Ang lirik ko talaga sa pilya mo.
So Jet Borokilio. Jet Borokilio, please subscribe and then hit nyo again ang bell button para ma-notify kayo sa kanyang mga susunod na video, okay? So bago lang din yung channel niya, pero at least, di ba? So para magkaroon kayo ng idea sa mga dog lover diyan. Yan. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Kita-kita tayo. Bye-bye. Bye-bye ka na. Bye. Bye-bye ka na, papi. Bye-bye. Oh yeah. Cheers. So dito po nagtatapos ang journey natin for the day. Nakita nyo guys kung gaano kahirap din ang trabaho bilang isang pet grooming. So hindi siya biro, pero ngayon nagkaroon tayo ng idea. So abangan nyo yung mga susunod nating video para sa ating mga ibang kaganapan pa. So maraming salamat sa inyo. So sa mga hindi po pa naka-subscribe, please subscribe to my YouTube channel and then pa-hit na rin po ang ring button para sa para ma-notify kayo sa aking susunod na video. So hanggang sa muli, maraming salamat. God bless.